Hindi naging kasing lubha, pero paano sa paanong paraan na apektuhan ang Isabela? Oh, Karen, alam mo itong isa lang itong Guka Bridge no sa aking likod sa dalawang tulay dito sa bayan ng Isabela na hindi ngayon madaanan matapos nga itong lamunin ng pagtaas ng Cagayan River no. Ang resulta niyan ay na-isolate yung ilang mga barangay sa kabilang bahagi ng tulay at bukod diyan no ilang kababayan din natin sa iba pang bahagi ng Isabela ang naranasang lumubog sa baha ang kanilang mga bahay. Ramdam sa boses ni Christina ang pagod at panghihinayang habang tinitignan ang bubong ng kanyang bahay. Ito na lang kasi ang natira matapos itong lunurin ng baha. Tuwing may ganitong kalamidad, sir, naano ako sa mga anak ko kasi wala naman silang matutulugan na maayos, makakain na maayos, hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Nanghihinayang ako, sir, wala na akong maisip kung paano, sir. Sa kalsada ng kanilang komunidad muna naglagi ang mga bakat kalabaw dahil ang damuhan na kanilang kinalalagyan biglang naging bahagi ng ilog. Mahigpit na binabantayan ng mga taga-Philippine Army ang barangay Bakulod para masigurong walang magtatangkang lumusong sa rumaragasang tubig. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa Etiague kung saan parehas hindi madaanan ang Bukab at Anafunan Overflow Bridge dahilan para ma-isolate ang ilang barangay sa forest at riverside regions. Ayon sa lokal na pamahalaan, napaghandaan nila ang posibilidad na ito kaya hindi nakararanas ng problema ang mga residente roon, lalong-lalo na pagdating sa supply ng pagkain. Naka-ready po tayo pang isang linggo po nga pangangailangan ng ating mga kababayan po doon. There's no need na tawirin pa nila kasi all the needs naman nakakailanganin nila is nandun din sa area. Matapos ang matinding dagok na naranasan ng Bicol Region sa pananalasa ng Bagyong Christine, inasahan ng lalawigan na higit din silang maaapektuhan lalo't dito naglandfall ang bagyo. Pero ayon sa Provincial Disaster Office, naging malaking tulong ang Sierra Madre Mountain Range para mapahina ang pinsalang iiwan ni Christine. Ganunpaman, malaking bagay pa rin anila ang paghahanda. I don't think merong infrastructure damage. Crops, malamang, crop damage. Lahat, 100% ng evacuation center sa Isabel, naihanda to receive evacuees. Tapos, bawat LGU may stockpile ng relief items, food and non-food. Sa pagdaan ng Bagyong Christine sa Northern Luzon ngayong Webes, maraming lugar pa ang nalubog sa baha. Sa Tugigaraw City, umabot sa halos 200 individual ang inilikas sa mga evacuation center matapos lumubog sa baha ang ilang bahagi ng lungsod. Habang sa probinsya ng Aurora, tumaas ng hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar, kaya hindi madaanan ang ilang mga kalsada. Karen, ang magandang balita no, sa ilang oras nating pagbabantay dito ay nakikita na nating unti-unting bumababa yung antas ng tubig. So ibig sabihin, baka sa mga susunod na oras o araw ay madaanan na itong muli. Alam mo Karen, dahil nga sa climate change ay inaasahang mas magiging mapaminsala yung mga susunod na bagyong tatama sa iba-ibang bahagi pa ng mundo. Kaya naman ang hamon talaga sa mga namumuno ay i-anticipate talaga o asahan yung worst case scenario at gumawa ng mga hakbang para masigurong kakayanin ng mga komunidad yung mga ganitong hamon. Karen. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.